Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakagalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagkakakumpirma nga po na totoo pala, totoong totoo pala, no, ang mga sinasabi nung nakaraang buwan pa lang na matinding selos ang naging dahilan para pagkaisahan si Main Mendoza ng iba't ibang network para po, alam niyo na, no, ibagsak, para i-demolish, para kahit po yung kanyang reputasyon ay ibaba. Okay? Kaya pala nangyayari ang mga bagay na ito dahil po sa matinding selos na yan. At paano natin ito nakumpirma? Ito po ay may kinalaman sa station ID kung saan pinili, no, pinili po ng management nitong si Main Mendoza na sa TV5 siya. Bigyan ng mas mahabang oras para sa station ID instead of GMA Network. At iba pang mga networks na pwede siyang lumabas. Okay? Kung saan maraming netizens ang nabubisit at sinasabing ginagawa nilang ang image ni Main Mendoza ay tila baga namamangka sa dalawang ilog. Pag-uusapan po natin at idedetalye po natin ang mga bagay na yan. Habang si Alden Richards naman po ay inaasar po, no, hanggang ngayon na mga netizens na bakit daw ba doble kayod na si Alden Richards sa kanyang mga negosyo. Nararamdaman na raw ba niya ang magiging pag-alis niya sa showbiz. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, araw-araw po natin yung pag-uusapan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden kahit ano pa pong mangyari. At kung kayo nga po ay nood ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ito pong sinabi ni Miss Doris Castillo. Sabi niya rito, good evening Mr. Pinas. First of all, happy 383rd week sa Alden and Main and to all fandom. So yung Mr. Pinas, happy 383rd week sa rin, no? Matagal nang gustong tulungan ni Vice Ganda sila Main at Alden. Hindi gusto ni Vice Ganda ang ginagawa kinala sa kanila, diba? Dahil sa sarsuela na yan. Lalo na sila King and Queen Cobra. Kung hindi makikita sila Alden at Main sa Japan, wag na lang. Diba? Kaya lang nakikita si Main sa Itbulaga dahil sa sinabi ni Main na kahit sa Itbulaga na lang sila mag-hosting sa Itbulaga, okay na yung ganyan. Si Main marunong tumanaw, ano, ng utang na loob. Yun lang. More blessing, Mr. Pinas. Tama po kayo, Ms. Doris Castillo. Na talagang noon-noon pa po, gustong-gustong tulungan ni Vice Ganda si Main at saka si Alden. Diba nga? Siya nga mismo nagsabi na gusto niyang kunin si Main at saka si Alden para gumawa sila ng pelikula. Diba? Thank you po. Thank you po sa inyong pang-re-real talk. At para naman sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula naman kay Miss Doris Datupan. Ang sabi niya rito, kung si Mengay lang, tapos na ang contract niya sa AAA. Kahit di na siya mag-Itbulaga, para after all mukhang wala nang plano ang APT, no, na ibalik ang hobby niya. Palawigin nila, no, ang sarsuela. O nga naman. At with a low rating or ibalik nila ang Aldab, sila lang ang bubuhay sa natutulog nilang show. Walang kalatoy-latoy. Malaki nga naman siguro ang ibinayad sa kanila, no, for their extended sarsuela. Anyways, wala namang epekto yan sa couple. Mas mayaman pa sila sa mga nakapaligid dyan sa APT. Barya lang yan sa kanila, no, ang mga kinikita nila nang kinikita ng sarswelista. I could imagine, Mr. Pinas, kung paano sila tinatawanan na mag-asawa. Niloloko lang nila ang mga sarili nila. At the end of the day, iisang bubong pa rin umuwi ang dalawa. Truly private life is a happy life. Malayo sa mga kaek-ekan na mga kontrabidang inventor ng taon.
Hahaha. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo, totoo yan. Ilang beses nang tinanong si Mayna at si Alden, silang dalawa po ang pilit ng pilit na nagsasabi na no matter what, kahit anong mangyari, hindi nila iiwanan ang Itbulaga. Dahil doon po sila nagsimula, no, nagsimulang mag-boom ang mga karera nila sa Itbulaga. At sabi nga nila, parang tila baga ikalawang tahanan na nila ang Itbulaga. Pero alam niyo naman kung ano nangyari, di ba? Itbulaga pa ang nagiging dahilan kung bakit sila nagkakaleche-leche ngayon. Di ba? Siyempre, pera-pera na naman po ang usapin dito. Maraming salamat po sa inyong komento, Miss Doris Latupan. Nawa ay para po sa mga nakikinig sa ating mga taga-Itbulaga, no? E sana nga maintindihan nyo yung mga naisabihin ng mga fans. Di ba? At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po ay mula kay Adelia Day. Sabi niya po rito, puro pananakot talaga sila. Me too, I hate Itbulaga now kasi buisit ako kay King Cobra at kay Queen Cobra. Sobrang galit nila kay Alden. By the way, can you give us details on how Vice Ganda helped them? Thank you a lot. About Mr. M, noon pa, amoy ko na yon na di siya ipapasok. It's all about Alden and Maine. If there's a will, there's a way. Tama po kayo, Ms. Adelia Day. Ito po kasing si Mr. Manahan. Kapupunta pa lang po niya sa GMA, di ba? Eh talagang si Maine at Alden kaagad ang kanyang tinatarget. Na talagang hindi po siya pinagbigyan. Pinigilan talaga siya. Lahat talaga gagawin, mailayo lang siya kay Maine at kay Alden. Di ba? Kaya akala siguro nila eh, ganun-ganun na lang kabilis, ano? At para naman po kay Vice Ganda, ano po yung tulong na ginawa niya? Napakasimple po. Ibinunyag po niya kung gaano po, ano, ka-plastic ang mga kasamahan niya dyan sa Itbulaga, kung saan pinopromote nila, Itbulaga sila ng Itbulaga, Itbulaga sila ng Itbulaga, pero si Vice Ganda mismo ang nagsabi at nagbulgar ng lahat, na ang lahat naman po nang nandoon, lalo na si Maha Salvador, eh, it's showtime pa rin ang pinanonood at hindi Itbulaga. In that way, nakita po natin lahat kung bakit, no? Kung bakit nga ba pilit na pinapasok ang mga taga ABS-CBN dyan. Abay, syempre, di ba? Alam na this, may alam po si Vice Ganda na hindi natin alam at tanging sila lang po na taga showbiz ang nakakaalam nito. Pero malalaman din natin ito sooner or later. At para naman po sa larawan na aming pinakikita sa inyo, ang dami nagtatanong, Mr. Pinas, bakit po ganun, ano? Talagang doble kahit na si Alden Richards sa kanya mga businesses. Diba? Kung ako po ang tatanungin sa punto ng buhay ngayon ni Alden Richards, mas malaki po ang kinikita niya hindi po sa pag-aartista, kundi sa kanyang mga business and endorsements. Okay, doon po siya kumikita ng todo-todo at napakalaki. Diba? At kaya nga ang sinasabi ng ibang netizens, okay na na umalis siya sa showbiz. And I supported those people na nagsasabi na okay na umalis na si Alden doon sa showbiz. Pero hanggat bata pa, kung ako lang po ang tatanungin, hanggat bata pa, hanggat gustong-gusto po siya ng mga tao, ipagpatuloy niya lang. Di ba? Ganun kasi ang buhay eh. Hindi naman na yung kung gaano tayo kayaman, eh alam naman po natin na in just a snap of a finger, eh talagang napakadali lang po na mawala yung pera. Di ba? Kaya ang ginagawa ni Maine at saka ni Alden, parehas po sila ng pattern na showbiz, business, showbiz, business, showbiz, business. Ganun pang ginagawa nila. Okay? At again, wala pa pong nakukuha na schedule itong si Alden Richards sa Itbulaga. Ngayon punta natin si Maine Mendoza, kung saan masidhing selos po ang inabot, ano, ng mga networks dito po kay Maine Mendoza, kung saan pinili nga po ng kanyang management na si Maine Mendoza ay mabigyan ng mas mahabang airtime sa station ID. Siya po ang pinampronta dyan po sa TV5. Diba? Makikita nyo naman po sa station ID ng GMA na hindi po si Maine ang pangfront nila, no, sa station ID nila. Okay? At ito po yung tinitignan ng dahilan. Noon pa, sabi po nung actually September pa lang binabanggit na nila ito, no? Na talagang may sigalot na nangyayari sa management ni Maine, sa GMA, sa TV5 at kung saan-saan pang mga networks, no? Dahil nais na lang makuha si Maine Mendoza, 'di ba? At dahil hindi naman si Maine ang nagdidikta kung saan ba talaga siya dapat pumunta, kundi ang management niya, wala siyang magawa. Kaya ngayon, paninira kay Maine, paninira dito kay Maine, paninira kay Alden, paninira sa fandom. Yan po ang nangyayari. At tamang-tama, napakahusay po ng mga nakapag-obserba nito, no? Na kung si Maine Mendoza ay pumirma na lang talaga sa GMA, hindi na siya pumunta doon sa TV5 or hindi na siya nagpapakita rin sa mga interviews dito naman po sa ABS-CBN, wala sanang magiging gulo. Pero uulitin ko lang po, huwag nyo sanang kagalitan si Maine Mendoza. It's all about
management's decision. Okay? Decision po yan ng management ni Maine. Hindi po si Maine yung talagang, halimbawa, pumunta lang siya ng TV5 without the consent of her management. Hindi po ganun. Hindi pwede yun. Laging ang nagde-decide po niya ng management ni Maine. Okay? Yun ho yun. Kaya sana huwag niyong masyadong husgahan si Maine. May mga nagsasabi na si Maine ay namamangka sa dalawang ilog, no? Sa actually, sa tatlong ilog nga raw ang sabi nila. Sa ABS, sa TV5, at sa GMA. Okay, yan yung sinasabi nila. At ngayon naman, may mga nagsasabi rin naman mga bashers na itong si Maine ay ginagamit po si Alden, ginagamit din si Panot. Excuse me lang po, wala akong kagamit-gamit kay Panot. Okay, kahit bunbunan niya ay hindi magagamit. Okay, yun lang po. At marami pa tayong pag-uusapan maya-maya lamang. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.